Piranha alla Chris Burnell. Ating laban sa upcoming GMA shows na Bet ng Bayan at Ilustrado, Alvin Richards! Also from Hiram na Alaala, Lauren Yang, kasama ang produkto ng Starstruck, Mike Tan! Ano kaya ang tinatagong lihim ni Ana Sandra? We have Andrea Torres at makakapartner niya ngayong gabi si Martin Del Rosario! Welcome boys and girls! At alam niyo mga players, sa larong ito ay may mga tao. Mga tao ba to? Na maaaring tumulong. Ako, Andy. Tawan-tawa sila, oh. O manggulo sa inyo, and we call them Gangnam Mama Moms. Please welcome Pambansang Alien Brad Pitt! Umabot ka na sa ganyan? Tataka na nga rin. Ano to? Ano-ano na lang. Ako, kinakabahan na dyan. Ano ba to? Parang papunta. Ayaw mo mas maganda kung tinutuo mo na lang ng mga ahas yan eh. Wala. Nandun kasi sa kambal ko. Ako nga pala ang kambal ni Valentina. Sino ang ka? Babaeng mahilig sa isda. Tawagin niyo akong Balintuna. Balintuna! Bubay! At syempre, Okay ba, Bogie? Ay, iniikutan. Beautiful eyes. Ay, ay. Napapansin ko lang talaga, parang pumupogi ka. Uy! Ganun daw talaga. Pag lagi mo, minsan mo lang nakikita, tapos pag nakita mo, tinititiga mo, gumaganda na rin yan. Parang ganun. Parang ikaw, ganyan. Lalo kang gumaganda habang tinitignan kita. Maganda ka na dati pa. Wala naman nagbabago sa paningin ko sa'yo. Uy, kinikilig. Hindi mo alam kung bakit. Ano yung nagpapapogi sa'yo? Yung every Saturday. Celebrity block. Ang pambansang maliligaw at ang aking inspirasyon, Jose Manalo! Sa mga online ngayon, gamit nila ang hashtag Celebrity Block or mention at Celebrity Block on Twitter at Facebook posts. Gangnam Mama Moms, young players, are you ready? Ready! It's time. Let's play round one, and this is Fact or Block. First, of course, Chris, Alden, ipapakita natin ang mga categories, ang mga squares of blackboard. Please reveal. For 2,000, we have Takot Me, Find Me, Color Me. Choose a square. Takot Me. Bakit naman ganun kayo mag-usap? Parang masyado na lang. Parang kakaligod. Excuse me na, excuse me na. Ganyan-ganyan. Grabe. Ah, sige, ko naman. Oh, ano yung usap nyo? Ano? Oh, ano, Takot Me? Takot Me, yes. O, sino dyan ang nakakatakot? Si Miss Valentuna, Miss Bubay. Oh, yes. Oh. Wow! Valentuna. Valentuna, pinili ka ni Alden. Thank you, Alden. Narito ang tanong. Saan takot ang isang taong may coniophobia? Ay, nako, very easy, no-brainer. Nako, coniophobia, takot sa mayaman. From the word na conio. Latin term yan, ang ibig sabihin, conios, ibig sabihin, anti-urban poor. Ayan. So, pag meron kang coniophobia, takot ka sa mayaman. Urban poor? Yes. Takot sa urban poor? Sa mayaman. Ibig sabihin ng conios, anti. So, ayaw niya, ganyan. Alien. Kabisado ko yan, basta mga phobia. Kunyari, sadali. Jacket ba yan suot mo? Yung ano? Pobre kama yan. Bakit? Medyo maluwag eh. May, ha? Uy! Uy! Brand! Ganda. Nax. Rent to own yan. Anong phobia yung ano? Ikaw, Uge, tanong kita. Yung phobia na takot sa malaking libro. Hindi mo alam. I have no idea. Encyclopobia.
Alien! Pero yung konyo phobia, takot sa alikabok. Si Michael Jackson, meron niya, takot siya sa alikabok. Oh. Takot pero, alikabok? Alikabok in English is dust. Dust. Ba't takot si Michael Jackson sa alikabok? Takot siya sa alikabok kasi... Bakit? Na ano siya? Kaya lagi may mask. Oo. Lagi may mask. Kasi... Oy! Takot sa coins. Sa mga barya, coins. Monyo. Kaya... Coin. Nyo phobia. Ba't nga nagsabi niya, coin nyo phobia. Hoy! Ba't nga ako, pero hindi naman ako takot sa coin. Hindi. Hindi ka takot? May coin ako dito, saglit. Asan ba yun? Diyos ko, bakit naman nandiyan ang coin sa kasingit-singitan? Hindi. Nalaglag na siya, coin nyo phobia. Nawawala. Ano ba? Ayun, andun. Oh. Dito lang pala. Oh. Ayan, no, meron akong coin. Hindi ka takot dyan? Hindi, coin nyo phobia lang ito, eh. Paano mo sabi hindi ka takot? Di ba usually, pag mga mayayaman na yan, nilalagay dito, nilalagay sa bibig, ganyan, no, oh. Hindi kami takot sa mga... Ay, hindi mo naman na sa loob! Ulitin natin. Pero ang sagot mo ay takot sa... Mayaman. Tinutulungan ko lang siya kasi baka alam niyo na, di ba? Hindi ko alam. Kailan lumaglag sa bibig mo yan? Ito nga maglaglag. Yan, gumaganon yan eh. Tapos... Ayun! Ano ba na yan? Uy! Ilabas mo! Ilabas mo! Ano ba na? Ambi! Asa na? Ayun! Ayun! Uy, meron pa doon sa loob! Nabariyahan! Hindi, takot sa bariya. Kaya ayan, yung mga coinophobia na yan... Takot sa coins! Takot sa coins yan. Takot doon sa mga nag-ano yan, nagtaka-car-cruise. Tsaka takot yan doon sa mga kumakatok sa salamin, sa sasakyan. Mga may bariyang ganun. Pag ginaganon yung bariya, inihimatay na yan. Ah! Pag nakakakita sila ng coins. May sila, trauma. Trauma, oo. Kristen Alden, takot sa mayaman. Is it a fact or a bluff? It's a bluff. Bluff na bluff ang sagot ni Chris at Alden. Anong sabi ng bluff board? Bluff nga ba? Please reveal. Yes! Good job, Chris and Alden. Dahil ito po ang fact mula sa Greek word na conis. Ang coniophobia ay ang abnormal fear of tamang alien dust or alikabok. Chris and Alden, you have 2,000. It's your turn, Lauren and Mike. Choose a square. Color me. Color me. And choose a Gangnam aside from Balintuna. Jose. Jose, narito ang tanong. Sa anong kulay galit ang bull o toro? Colorblind kasi yung mga ano eh. Yung mga toro. Galit yan sa kulay dilaw o yellow. Pag ginaganon yung pula, akala nila dilaw yun. Kaya sinusuwag nila. So? Yellow. Okay. Yung pula yung ginaganon, tingin nila dun dilaw. Ah. Sa dilaw sila galit. Colorblind sila. So, tingnan mo yung shirt mo, para kang ibu-bullseye. Yan. No? Suwagin mo nga ako. Ayoko. Yan. Toro ba ako? Hindi, kita. Alam nyo, yung mga isip nyo, ang dudumi, totoroan kita. So ano, parang hindi ka lang marunong mag-Tagalog? Eh, nasanay na ako sa Spanish eh. Wow. Gusto mo ba? Alam! Yun na nga. Alam mo naman ibig ko sabihin, ma-arty ka pa kasi. Hindi na tayo bata, tanda na natin. Alam ko ang edad ko. O, ano pa ang edad ko? At alam ko ang arty ko. Oh. Ah, okay. O, ikaw na nga sumagot. Wala ang sagot ko. Wala. Bakit wala? Colorblind yan eh. Colorblind means hindi niya ma-distinguish ang kulay. Oh. Wala means... Wala siyang galit. Kahit pula, hindi. Wala. Ano kahit anong kulay, ano tingin niya sa dilaw? Wala. Pula? Wala rin. Ano sagot mo? Wala. Wala ang sagot. Okay, ikaw. Papangit ng sagot niyo, ha? Ano ba sagot mo? Dilaw. Paano papangit niyo? Wala. Basta hindi ako nagagandahan. Dilaw sa'yo. Well, ano, colorblind kasi ang toro. Oh, yun din ang sagot ni Jose. Ayun nga, di ang pangit din ang sagot ko, gano'n. Hindi, colorblind kasi ang toro. So, di ba yun... Umayos nga kayo, nakakahiya sa kanila. Parang wala kayong alam, ha? Ganit siya sa pula.
May sagot ka ba talaga? Wala. Colorblind ang toro. Dilaw ang sagot niya po na sa akin. Oh. Ang gulo niyo kasing dalawa. Nagsasalita kami, nag-uusap kayo dyan. Hindi mo gulo dito. Okay, pula. So, colorblind din, pero pula, pula. Ang tingin niya... Yellow. Di, ito. Ikaw. Yellow naman yellow. Niya. Ang tingin naman niya, pula. Pula. Tanga yung toro, no? Kaya yung toro, turuan! Turuan niya yung toro! It doesn't make sense. I want to see it. Eh, halimbawa, ano tingin mo ano? Dyan? Ano? Kumakaturo ka sa akin! Oh, tignan mo, tingin ko dyan, pula. Gusto ko sana suwagin ka, so parang may susuwag din eh. Kaya wag na lang. Wag na lang. Yan, pula tingin ko dyan. Kaya lang. Dilaw to, papunta na sa gold. O ikaw, anong tingin mo? Dito. Sexy. Kulay! Ha? Kulay! Pinkies. Colorblind ka! Ikaw, anong kulay dito at sa tingin mo? Ngayon ko lang i-reveal. Meron akong X-rated vision. So, colorblind, colorblind, at wala. Ang sinabi ng pinili nyo, si Jose... Dilaw. Sa sagot na dilaw, is it a fact or a bluff? On second to. Fact. Fact na fact na? Fact na fact. Nako! Naniwala sila kay Jose! Mahirap maniwala kay Jose. Nako! Lauren and Mike, fact na fact, bluff board, fact nga ba? Please reveal! Sabi ko na sa inyo, huwag kayo naniniwala kay Jose. Lauren and Mike, sorry, wala kayong score sa ngayon. Dahil ito po ang fact, akala ng marami, sa kulay pula galit ang mga bulls dahil ito ang kulay ng cape na laging hawak ng mga matador. Pero ang totoo, hindi na-agitate sa anumang kulay ang mga toro, kundi sa galaw ng matador dahil sila ay colorblind. Andrea and Martin, ang natitira na lang na square ay find me. At ang hindi na lang napipili ay ang alien. Alien, narito ang tanong. Ano ang tawag sa crescent shape na puting bahagi ng ating mga kuko? Tawag yan ay curlicue. 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 From the French word, curly means... I forgot. Yes, Balintuna. Kasi ang layo dito eh. Wala sa ano yung pagkatuna. Dapat nga tuna, hindi dumating mataga. Kaloka. O sige, Balintuna. It's lunula. Lunula? Yes, from the Greek term luna, which means moon. Kaya yung dito natin parang ano yan, pagbuhay, lunula. Para siyang moon. Pagbuhay ah, pero pagpatay yung kuko, Lunula Memorial. Yan. Lunula Memorial. Okay, Lunula. Jose? Huwag na kayong lumayo. Cuticle. Yun lang yun. Cuticle. Yung puti. Pagpatay yung kuko. Ah? Pagpatay yung kuko. Pag naipit? Oo. Chugicle na yun. Patay. Patay okay. Na eh. Andrea and Martin Curlicue, is it a fact or a bluff? Bluff. Tignan natin kung tama ang feeling ni Andrea and Martin. Huwag kayong alis. Babalik agad ang Celebrity Bluff Season 7. Shape na puting bahagi ng ating kuko ay nako. Ganito yan. Kapag tama ang lunula na sagot ni Balintuna, kiki si Balintuna kay Martin. Ganun ba yun? Bali, pag mali naman si Andrea naman eh. Pag mali, Andrea, kikis kita. Oo, kiss mo siya. So ang sagot nyo ay bluff sa curlicue. Let's see. Nako. Bluff board? Bluff nga ba? Please reveal! Yes! Again, Martin, you have 3,000 dahil sa okay, kapatid. Ang crescent shape na puting bahagi ng nasa bandang ibaba ng ating mga kuko ay tinatawag na lunula o lunule.
No? Is that correct? Yeah, okay. So, dahil tama ang sagot ni Bubay, ay meron tayong batas na ikikiss siya. No, no? Oo. Come on, okay na birthday ko naman. Batas pala yun. Okay na! Kala mo dyan. Bakit naman? Nararamdaman ko kasi meron kang feelings eh. Bakit naman? Ay, alam ko pag totoo eh. Oh, Andrea na lang. Oh, Andrea. Ano na lang? Parang hindi ka masaya. Sigmuraan ko pa yan eh. Oh, mamaya na lang ha. Sa susunod ha. Meron pa tayong ano, round 1, level 2. Ito na yon. Sa pagkakataong ito, ang bawat tamang sagot ay nagkakahalaga ng 4,000 at naritong squares. Sa ating blackboard, please reveal. For 4,000, we have galing saan? Laylay saan? Guhit saan? Lauren and Mike, you get a chance to choose the square first. Laylay saan? Ako? Good luck ha. Kasi pag ito mali, alam nyo na. Malamang laylay pa, kayo. Malamang yan pa pumasok. Oy, alam nyo, minsan ganun. Hindi minsan, lagi. Ganun nangyayari. Oh, di lagi. Chilling ko lelat. Kakaagol. Mabilis naman ako makausap. Nandito rin naman ako lagi. Oo nga. Minsan lang naman yun, hindi naman lagi. Lagi. Oh, eh di lagi. Sino ba masusunod, lalaki o babae? Ikaw. Oh, yan. Pwede naman. Ay, submissive. At sino ang gusto niyong gat na mamamam? Pwede naman minsan lagi. Si Bubay. Wow! Ah, Balintuna, sorry. Balintuna! Ikaw ang pinili! Ikaw yata ang pag-asa. Narito ang tanong. Ayon sa scientists, anong bahagi raw ng katawan ng mga babae ang pinakamabilis magsag o lumaylay? Ang pinakamabilis magsag o lumaylay sa bahagi ng katawan ng babae ang kanyang talukap. Dahil kung mapapansin nyo, ang talukap natin, yan lang yung isa sa mga parte ng katawan natin na walang muscle. So ang tendency niyan, ito yung unang nagsasag. At kung bakit sa babae yan madalas mangyari, dahil sa kakalagay natin ng eyeshadow at kung ano-ano pa. So ang cause niyan, pagsasag. Sa atin talaga. Oh, sinama ko na yung sarili ko kasi nagsasag na rin siya. So yun. Oh, talukap. Talukap. Hmm. Alien. Wow! Elevator? Boobs. Breast... Ay, ganun talaga. Breastfeeding, di ba? Oo. Breastfeeding. Pero nakakaiwas cancer daw yun. Oo, kaya nga breastfeeding is best for children. Breast! Jose! Logic. Eto, yung sa may ilalim ng baba. Eto, madalas lumaylay agad. Unang-una, yung mga babae, madaldal. Lay. Eto, gumagana yan. Tapos kung mapapansin nyo, habang tumatanda kayo, ganun kayo ng ganun. Kasi lumalaylay ito. Tapos pag may problema kayo sa asawa nyo, ganun kayo ng ganun. Lumalaylay din yan. Sample. Laylay na ba yan? Of course not. Hindi ah. Firm na firm. Wala pang laylay sa akin. Gusto mong lumaylay? Ayoko. Magmadjong tayo. Hindi ako nagmamadjong. Ako rin, hindi. Hindi ako kahit anong sugal, wala. Okay, ang sagot ng pinili niyong gang na mamamam na si Balintuna ay ang eyelids o talukap. Sa sagot na eyelids o talukap, is it a fact or a bluff? What? Jack and Poy na nagaganap dito lagi. Palitan na natin title, Celebrity Bluff, Jack and Poy. Magana. Celebrity okay. Jack. Bluff. Nako! Doon pala nakukuha yun? Ba't gano'n? Ibayin na natin title, Celebrity Jack. Empoy. Bluff na bluff. Should we stay or Nako? Should we say goodbye? Bluff nga ba, Blackboard? Please reveal! Bluff! Ay, salamat! Bawal na Jack Empoy sa susunod, ha? Wala na magja-jack, ha? You have 4,000! At narito po ang fact, ayon sa scientists, ang bahagi ng babae na pinakamabilis magsag ay ang kanyang dibdib. Meron daw kasing sariling biological clock ang dibdib. At 2 to 3 years na una ang pag-age nito. Kaya girls, alagaan natin ito at mag-exercise. Huwag niyo masyadong dibdibin. I-push niyo yan. Okay, Andrea and Martin, choose a square.
Galing saan? Galing saan? Aside from Balintuna, choose a gangnam. Kuya Jose. Jose. Jose lang, ayaw niyang kuya. Ay, Jose. Jose, narito ang tanong. Pag tama, alik ka sa akin. Noong 1989 ang Ebola Reston virus na nakarating sa USA ay nagmula sa ilang infected monkeys na galing sa anong bansa? South Africa. Alam natin lahat yan. Nandun sa isang city ng Ebola, nandun sa, yun sa Reston. Nandun yan. South Africa. Alam ko yan, yung mga unggoy kasi. Close kami niyan. Oh? Oh? Oh, yung kasama ko, si Bulaga. Sino? Si Alan. Kaya nga Ebolaga 'yan eh. Ebolaga nakasama ko si Alan. Yan, ha? South Africa. South Africa. How about you? Mali doon si Jose. Dahil ang tamang sagot ay Philippines. Sa Pilipinas 'yan natagpuan. Yes, na discover ng mga US scientists. Pero nalaman nila na sa Pilipinas galing dahil yung sign language ng mga unggoy Tagalog. Paano? Tagalog. Ang gagawin sila. Di ba yung... Oh, Tagalog yan? Oh, Tagalog pala. Ano ba sabihin nun? Kain na tayo ng saging. Tagalog yon. Binigyan ng saging, kinain. Ibig sabihin, Tagalog yung sign language. Ano sinabi, eto banana. Hindi niya naiintindihan. Ayaw. Ayaw, gumagano'n lang. Kasi English. Pero, oh, saging. Ganon. Uy, banana. Uy, lakatan. Ah! Iba yung sinasabi pag lakatan. Sa Philippines. Oh, Philippines daw. Pwedeng pag-isipan. Alien? Sudan. Sudan? Sa Africa rin yan. Kasi diyan ang galing yung mga unggoy na nakakuha ng mga visa, US visa. Tapos sumakay ng eroplano, pumunta ng Amerika. Kaya pala yung Ebola, airborne pala yan. Kasi sa eroplano sumakay. Sudan. Nasudan nyo? Nasudan nyo? Saan niya ba? Saan niya ba? South Africa. Is it a fact or a bluff? Fact! Fact na fact na? Fact na fact! Nako! Saan niya ba nang galing ang Ebola virus? Fact daw? Nako! Sa South Africa, Blackboard. Is it a fact? Please reveal! Ang kauna-una ang strain ng Ebola virus ay natuklasan noong 1976 sa Sudan at Zaire in Africa. Pero ang Ebola Reston virus na nakarating sa USA noong 1989 ay dala ng infected monkeys na nagmula sa Mindanao, Philippines. That's the fact. Andrea and Martin, you have 3,000! Lauren and Mike, dahil hindi nila nasagot ng tama, you have 6,000! Oh, kita mo, ayun na, oh. And Chris and Alden, tingnan natin kung madadagdagan pa ang 5,000. Ang natitira na lang ay guhit saan? At ang hindi na lang napipili ay ang alien. Narito ang tanong. Ano ang tawag sa puting guhit na nakikita natin sa dinadaanan ng eroplano o rocket ship na lumilipad sa himpapawid? Contrail. I'm sorry? Contrail. Contrail. Trail. May trail eh, di ba? Yung con, ang galing sa condense. Kasi yung ano, nilalagay ng condensed milk. Para pumuti. Dahil kailangan, yung usok pumuti eh. Nilalagay nilang condensed milk para puti nga. Pagka umitim yung usok, sumama yung tsampurado. Kailangan condensed lang. Contrail. Contrail. How about you, Balintuna? Ang tamang sagot dyan ay aerotail. Ayan. Para siyang ano, buntot ng aeroplano. Parang ganon. At ginamit yan noong 1970s. Napakinabangan nung nagkaroon ng oil crisis. Puro kakalokohan. Totoo. Based on my research, 7 aeroplano ang pinalipad at pinasulat sa pamamagitan ng puting usok na yan ng save gas. 7 jet ang pinalipad. Aloko. Para isulat ang save gas. Aloko. Aerotail. Aerotrail. Aerotail. Ay, sorry. Aerotail. Sa'yo, contrail. Contrail. May okay. Trail eh. Jose? Smoke trail. Smoke? Wala. Usok lang yan eh.
makapal na usok yan. So, wag na tayo magpakalayo-layo pa. Yung usok na yan, makikita nyo, kahit sa jeep, meron eh. Kaya lang may itim yung mga jeep natin, kaya may small smoke belting tayo rito. Bawal. Pero kung hindi, ang ganda sana ng kalye natin. Hindi na natin kailangan maglagay ng mga white lane sa kalye. Yung usok na lang, susundan na lang ng tao yon. Dahil walang disiplina ng tao, palikuliko, nagkakabanggaan dahil sinusundan yung usok. Sa taas na lang ginawa, sa jet, para nakikita yun. Ah! So parang yun ang sinusunod sinusundan nila sa tower, ano nila? Correct. Bawa, pupunta tayo ng Cebu. Sundan mo lang yung usok na yun bago mawala yung kailangan masundan mo yung usok. Kundi, sa Mindanao ka mapupunta. Puro kayong kalokohan. Puro ako kalokohan. Airtail. Contrail. Smoke trail. Ma-arte ka? Ay, di ba nabulong-bulong ko? Mabubulong, pero nakaganon pa yung balika. Nag-close lang po talaga kami. Abo. Okay. Pero, ganun lang po kami mag-usap. Okay. Yes. Contrail. Oo, walang ko-contrail. Ang sabi na pinili niyong gang na mamamam ay contrail. Contrail, is it a fact or a bluff? Fact. Nako. Fact na fact na? Fact na fact. Nako. Fact na fact ang sagot nila sa contrail. Ano nga ba ang fact sa inyong dalawa? Ba't ba ang sweet-sweet nyo? Ano ba? Bakit ba? Wala naman. Okay. Bawal nga ate, tsaka kuya. Ano oo ba? Nga. Kakaidad lang. Ate, magkapatid ba kayo? Ba't na ate? O kaya nga, no? Di ba? Kayong dalawa. O bueno, malalaman natin kung tama ang sagot niyong fact sa pagbabalik ng Celebrity Bluff Season 7. Kayo, ha? We are now playing round 1, level 2 for 4,000 pesos. Ang ating tanong kanina para kina Chris and Alvin ay ano ang tawag sa puting guhit na nakikita natin sa dinadaanan ng eroplano o rocket ship na lumilipad sa himpapawid? At ang sagot ninyo sa contrail ay fact. Fact na fact. Bluff board, fact nga ba? Please reveal! Board! Oh my God! Water droplets or ice crystals sa atmosphere na nakikita natin sa sky pag may lumipad na eroplano, missile, or rocket ship. Ang tawag dito ay contrail, short for condensation trails, not condensed milk. Thank you! Thank you! Andrea and Martin, do you have anything to promote? Ako po, syempre, ang EM ni Ana Sandra. Malapit na po sa October na po yan, sa GMA Afternoon Prime. Thank you, Andrea and Martin. Dahil nga, maaga naman na ngayong pag-uwi. Kailangan naman akong bumawi kay Bubay. Sorry, ah. O sige na, pagbibigyan na kita. Thank you. Ihatid mo na. Nakabalik na. Ihatid! Huwag kang makalala. Parang nanalo ka na din, di ba? Ay, si Andrea! Hindi, maiwan na siya. Thank you, Andrea and Martin! Score 15,000 points wins this round at siyang papasok sa ating jackpot round kung saan ay may pagkakataon kayong may uwi ang ating jackpot prize! So good luck! Your scores will be reset to zero, please. And here's your category. Bottomless. Topless. Loveless. I like it. This is World War One. Yes, Chris. Endless love. Endless love. Is it correct? Blackboard, please reveal. Oh, endless love is correct. You have 5,000. Switch players, please. The boys, Alden and Mike. Here's your category. So funny. Michael B. Toy. Apelido ko. Apelido niya. Alden and Mike, kamay sa likod, unahan ito. This is World War II.
Yes, Mike. I'm sorry, time's up. Still, Alden. Pepito Manoloto. Pepito Manoloto, is it correct? Blackboard, please reveal. Pepito Manoloto is, of course, correct. Aldi and Chris, you have 10,000. Woo! Isa na lang at kayo na yata ang papasok sa ating jackpot round. Not unless humabol si Lauren. So here's your category. Ang linis. Michael B. Toy. Yun na naman. Michael B. Toy. Ayoko nang ganyan. Kinakain ko yan. Good luck. Kamay sa likod. Unahan ito. This is World War III. Quiet. Yes, Lauren. Dishwasher. Dishwasher, is it correct? Blackboard, please reveal. Dishwasher is correct. Lauren and Mike, you have 5,000. Alden and Mike, your turn again. And here's your category. Kami ni Jose. Roderick. Tayo na nga. Sila talaga. Good luck. No coaching from the girls. And this is World War IV. Yes, Alden. Together forever. Together forever. Is it correct? Blackboard, please reveal. Together forever is correct. Chris and Alden, you have 15,000 at kayo ang pasok sa ating jackpot round. But Lauren and Mike, that was such a surprise. Pakihatid na ang ating mga bisita. Yun lang talagang isang inahawakan mo. Hindi, it's okay. Lauren. Come on. Correct. Tandaan ninyo, sa round na ito, ang in love at ang sigurado ay... Manalo! Let's play round 3 and this is final 4. Each correct answer is worth 25,000 pesos and 4 perfect answers is equivalent to 100,000 pesos and a chance to advance and play for our jackpot round worth half a million pesos! Chris and Alden, are you ready? Ready po! Ready po! At narito ang mga kategorya pagpipilian ninyo para sa inyong tanong. Blackboard, please reveal. Please choose, unahan mo, pag-aralan mo. Unahan mo. Unahan mo, okay. Oo, no, unahan mo na lang kaysa pag-aralan ba? Ano kaya ang tanong sa unahan mo? Uy, good luck, ha? Sana. Talaga, sana. Malalaman natin anong swerte sa team up ni Chris at ni Alden. Huwag kayong bibitaw. Babalik agad ang Celebrity Flag Season 7. Welcome back to Celebrity Flag. Kanina ay pumili na ng category si Alden and Chris. And for 100,000 pesos, ang pinili nila ay unahan mo. Narito ang tanong sa unahan mo. Chris and Alden, sa mga sumusunod na pamantasan, aling apat ang mas naunang itinatag o na-establish? At narito ang anim na posibleng tamang sagot. Meron tayong UST, EUP, UP, Ateneo de Manila, DLSU, MU. Please choose four. UST. UST, please. Ateneo. Ateneo, please. UP. UP, please. PUP po. PUP, please! Yes, Gangnam Mama Moms? Bago lang yung PUP. Bago lang yung PUP. Bago lang yung PUP eh. Oh! Palitan nyo ng DLSU. That's De La Salle University. Palitan nyo ng De La Salle University.
Alden, palitan nyo. Nang? De La Sal. Yung PUP. De, yung NU. NU is National University. Kaya nga national yan. Halos kasabay lang ng USP. Oo, nakakatakot yan. Baka ano yan. Chris and Alden, nakinig ba kayo sa sinabi ng mga gang na mamamams? Eh, bulungan kayo ng bulungan. Narinig niyo ba? Apo. This time, meron kayong chance para baguhin, mag-discuss, magbulungan. Dahil may 30 seconds pa kayo and the timer starts now. Revelation time. UST, is it a fact? Please reveal. Of course, it's a fact. 400. You have 25,000. 400 years. 400 years. Next, we open Arnel. Arnel. Ateneo de Manila, is it a fact? Please reveal. Already, guys. Bakit parang wala kayong pinalitan at wala kayong pinakinggan? Confident ba kayo sa PUP at sa UP? Hindi po, actually. Hindi naman. Medyo lang. Medyo pero, lang po. Ano talaga, inanalyze kasi, talaga namin. Ay, sabi ko po kay Chris, parang hindi NU eh. Siya naman parang hindi daw Lasal, so... So, PUP na lang. So, wala na lang. Hindi na lang kayo magbabago. Opo. Naku. Tama kaya ang decision nila, malalaman natin. Madagdagan pa kaya ang 50,000. Sa pagbabalik po ng Celebrity Blog Season 7. Celebrity Blog, Celebrity Blog, Celebrity Blog. O, bakit yun yung ang tawa mo? Alam po. Parang nakakaramdam ako ng pagsisisi. Chris and Alden, you already have 50,000. So, we open PUP. Nasabi ng tatlong gangnams ay bago lang yan. PUP, is it a fact? Bluff board, please reveal. Sana po panoorin ninyo at tangkilikin po ninyo. Of course naman, si Dominic Zapata yan, no? Yes. And of course po, Bet ng Bayan, malapit na po this coming October. And ilustrado po ang kauna-unang bayani serye sa primetime ng GMA this coming October. Wow! Thank you for joining us tonight at magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Sabado dito lang sa Celebrity Blast Season 7!